Hello, hello, hello! Magandang magandang araw mga kakanto. Kumusta po kayo? Dahil simula na naman ang taginip dito sa Pinas, ay naisipan ko na magtanim ulit ng pechay sa pet bottle na self-watering. Subalit nagkamali ako ng itinanim na buto. Buto pala ng talong ang naipunla ko instead na pechay. Sang-ayon sa aking napanood na urban gardening, ang 1.5 liter na pet bottle ay hindi angkop o sapat na pagtaniman ng talong dahil sa malalaking mga ugat ng mga ito. Ang recommendation ay 1 gallon size ng pet bottle, pero wala akong sapat na mga bote na ganito ang size. Dahil nang hinayang ako sa mga malulusog na eggplant seedlings, ay tinuloy ko ang transplant ng mga ito sa 1.5 liters na mga plastic bottles na dati ko nang ginamit last year. Tulad sa mga pechay na tinanim ko dati, ay pala ko ding mag-apply ng MSG o vitsin once a week para sa germination and fertilization. Ang experiment na ito ay naglalayo na malaman kung makakatulong ba ang vitsin upang bumunga ang talong at ina pa ba ang amount ng sunlight para sa mga tinanim kong talong na nakahanglang dito sa aming small garden. In this video ay makikita nyo ang 3 weeks old eggplant sa 1.5 liters self-watering pet bottle, paano i-maintain ang mga bote, at paano gumawa ng mixture ng MSG at ang application nito sa halaman. Ito ang mga tanim kong talong sa pet bottles. Mahigit 3 weeks na ang mga ito after ng transplant. Kung mapapansin ninyo, hindi na makita kung may tubig pa ang mga ito dahil sa mga namumuong lumot dito. Mahalaga na malaman kung gaano karami ang tubig sa mga bote para ma-refill agad ang mga ito kung di na umaabot sa takip ng bote ang level ng tubig. Ginagawa ito para maiwasang malanta ang mga halaman. Kailangang malinisan ang mga bote once a month or kapag di na makita ang level ng tubig. May tanim din akong sili sa 1 gallon bottles. Hindi naging maganda ang nauna kong mga sili sa 1.5 liters na mga bote. Kukunin ko ang mga bahagi ng bote na nagsisilbing water reservoir upang linisin na.
may mga butas ang mga ito na nagsisilbing spillway kapag malakas ang ulan. Ayan, at kitang-kita na ang level ng tubig. Thank you.
After ng 24 to 48 hours fermentation, ay pwede na ipandilig ang MSG mixtures. Sangayon sa mga urban gardening expert, ay ang 24 to 48 hours fermentation ay enough para makapag-produce ng good bacteria na kailangan ng halaman. Siguraduhin lamang na babasahan ng MSG mixtures ang lupa sa paligid ng halaman para ma-absorb ito kaagad. Mega Lab, shout out sa ating mga silent viewers at especially sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta. Sa mga bago o napadaan lang sa channel na ito, please consider subscribing and we'll see you on my next video. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kakanto. Pansamantalang nagpapaalam. Bye-bye!